Sir, ayan na. Maganda ho yung mga inyong revelasyon sa patungkol po sa ABS-CBN. Eh, ang tanong ho ng ating mga kababayan, eh, hindi ho ba kayo kasi isang mga inaano nila, hindi ho ba kayo nagtatanong lang, ay nagsasabi lang dahil kayo po ay natanggal at kaya parang ang dating is gumaganti lang po kayo. Ano po masasabi niyo sa mga kababayan natin na nagsasabi ng ganito? Kung ganun ang interpretasyon ng iba, so be it. No problem. Hindi issue sa akin yan. Because syempre, it's not easy also if you were in my shoes, no? Kasi masakit din yun eh. Kasi kinukonnect ko lang naman yung mga sinasabi ng ABS at saka sa sitwasyon ko at sitwasyon namin iba pa. Alam mo yon yung tungkol sa mga pagpapalabas ng kanilang sentimiento about the kawawa naman ang 11,000 employees na mawawala ng pamilya, na mawala ng pagkain kasi wala ng mga trabaho. Unang-una, sabi ko nga, this is just temporary, okay? Temporary lang naman ito eh. Wala naman sinasabi ang pamahalaan that this is a permanent closure. Kasi pag permanent closure na to, usap tayo ulit. Alam mo yun, iba yun eh. Ngayon, temporary. May mga dapat lang silang i-areglohin ng mga dokumento nila, legalities. It's between the management and NTC, management and whoever, Congress, kung ano man yan. Ano yun eh? As simple as that. Kumbaga, hindi na dapat ginagamitan ito ng public sympathy eh. Alam mo yun doon? Kasi that's very unfair. Kasi kung gamitan ng public sympathy, pumapasok ako dyan. Papasok ako dyan. Because biktima rin ako eh. Apo, apo. Biktima rin ako eh. You talk about the 11,000 families na pinapananggaan ninyo sa pamahalaan na mawalan ng trabaho. Okay, ipalagay natin sa 11,000. 10,999 at ako. Kasi ako ay biktima rin. January 7, ay hindi nyo na ako pinag-report sa show. January 10, you want me to sign an indefinite suspension letter with no pay. Ang tanong ko rito, yung sinasabi nyo ba na naaawa kayo sa mga taong mawala ng trabaho at pamilya nila magugutom, naisip nyo rin ba yun sa akin? Naisip nyo rin ba yun sa mga cameraman na tinanggal yun noong 2010? Naisip nyo rin ba yun sa mga janitors ha? Na okay, agency nga, under agency, pero work for ABS na pinagtatanggal nyo rin? Alam mo yun? Kumbaga, give us a valid reason. Okay. Sabi nila kasi nag-violate ako. Okay? Sa Nadine Lustre issue na yun. Ito kasi, Banat. Iba ang language ng showbiz eh. Okay? Hindi ito, may sarili kaming lingwahe eh. We play with words sometimes eh. Sometimes may mga sinasabi ka na hindi intentionally na ganon. Like idiretso ko na about na nag-ilustre. Before the year ended, okay, pumutok ang balita that Nadine Lustre at James Reed ay naghiwalay. Okay? Okay. Siyempre, items na sa amin sa showbiz. Ngayon, si Nadine Lustre ay naka-front page sa Bulgad newspaper na sinasabi niya that was December 30. Hindi ko makakalimutan yon of 2019. Naka-front page na nakalagay, magpapakamatay ako pag iniwan ako ni James Reed. Okay? So, that night nung show ko, ay sinabi ko pa sa kanya, anak, you don't do that. Okay? Hindi ka kailangan magpakamatay ng dahilan sa lalaki. That's not how to way, that's not the way to handle a heartbreak. Okay? Kasi sayang ka, may pangalan ka, maganda ka, may career ka, wag ka mabaliw sa lalaki. In short, kampi ako sa kanya. Kumbaga, pinangangaralan ko siya. Apo. January 6, okay? If I'm not mistaken, yung exact na araw, ha? Pumutok na yung balita na meron na siyang angas na mga comments against Ricky Lo. Si Ricky Lo is entertainment editor of Philippine Star. Nakilala namin na napakabuting tao. Na napakaganda ng track record. Hindi yan si Joe Chukal dito na agresibo. Kumbaga, isang na tao. Hinahangaan po yan, ng lahat. Senior natin yan. Opo. Kumbaga, pinabastos ni Nadine sa kanyang tono ng pananalita sa social media. So, I defended ni Kilo. Kasi nasasaktan ako. Sa hanay kasi namin yun eh. Opo, if you can do that to Kilo, you can do that to any one of us. So, ngayon,
I referred now to the pictures na mga pictorials niya, mga pictures niya sa mga itaas ng building, mga ganun-ganun na nakatibak lang. Alam mo yung mga ganun, yung mga those pictorials niya. Kasi alam ko na nag-iingay lang siya because aalis pala siya ng Viva. Ngayon, walang tulog ng Viva. Hindi siya pinapayagan ng Viva kasi gusto niya lumipat sa music management company na itinayo ng tatay ni James Reid. Ngayon, nagbiro ako. Sabi ko, gusto mo lang naman pala pag-usapan, hindi sana tumalong ka na lang sa building ng sa building na nakatibak siya sa pictorial. It was a joke, okay? It was a joke. Pero, of course, it was a bad joke. Kung isipin mo, kung talagang titilarin mo. The next morning, my station manager, Mara Capuyan of DZMM, called me, okay? So, tulog ako. So, I returned her call. Ang sabi niya ganito, ang mga netizens daw, mga fans ni Nadine, ay binomba daw ng mga ng tinag daw si Jing Reyes, ang aming head ng INCA, Integrated News and Current Affairs, ng ABS, who was abroad then, ng mga hashtag na Kesyo, I was promoting suicide. Iba na, alam mo yon yung tanong. Pero sir, birong-biro lang naman yun dahil... Yeah, ito sa commentary na biro na kung babalikan nila, December 30 pa lang, ay binabawalan ko nga siya sa sinabi niya, mapapakamatay siya eh. Oo. Alam mo yun? Okay. Ngayon, maganda pa yung treatment ninyo dahil nga sa ganun. Alam mo ba ba, alam ba ba na ang ginawa ko? Sabi, ang request ni Mara, sabi ni Jing, ay gawa na doon ako ng apologies. Opo. Okay? Para maibsan na lang yung galit ng mga fans. Alam mo ako, hindi nga ako ganun talaga eh. Sa totoo lang, palaban pa nga ako eh. Pero this time, sabi ko, sige na nga. Alam mo yun? Kasi mahal ko rin naman yung na-industry na yan eh. Sige, gumawa ako ng apologies ko. Tinext ko sa kay Mara, in-air nila yun sa DZMM ng 4 o'clock ng hapon that day. Tapos kin-air ng ibang news programs para matapos na. Kasi yun naman ang sabi na sa akin para matapos na. Pinatawag ako ng January 10 ng meeting sa office. Apo. Pati mga post ko sa Facebook ka, pinatanggal niya eh. Tinanggal ko rin para matapos. Sino po yung nagpatanggal sa inyo niyan, sir? Si Mara, yung DZMM, yung aking station manager, yung nagpatanggal sila. Kahit hindi na nga DZMM yun, Facebook ko na, tinanggal ko na rin ba na para lang matapos na. Para kumbaga ayok na ng dugo. Pero sir, kung sa totoosin niya eh, dapat press freedom niyo ho yan eh. Hindi naman niyo kayo, wala namang illegal doon sa sinabi ninyo o kaya criminal doon sa sinabi ninyo. Karapatan ko nga sana yun na huwag tanggalin. Pero alam mo naman ako, mabuting sundalo. Opo. Matapos na kasi kaububukas na ng taon. O sige na nga, okay lang. Walang problem. Kumbaga, walang no hard feelings sa akin yun. So tinanggal ko. Tapos pinatawag ako January 10 for a meeting. Akala ko tapos na. Akala ko mabalik na ako sa ere. Yung pala, may papel siyang hinawakan. Sabi niya, Tita Jay, pwede mo ang pirmahan ito? Binasa ko. Mabuti hindi ko pa muna pinirma. Sabi ko, ano ibig sabihin nito? Sabi, that's suspension of your contract at naka-specify with no pay. Contract ko na palang sinuspend. Pinapunta mo ako doon para pirma ko sa sarili kong walking papers. Diba? Opo. Hindi, diba? Saka bakit pa kayo pinagsorry kung tas bigla naman pala kayong tatanggalin din? Yun ang point ko ba na? Sana hindi na ako pinagsorry. Tinanggal nyo na lang ako. Mas may punto pa kayo. Baka may laban di pa. Pinag-sorry niyo ako eh. You deceived me. May element yun na nga po. Perfect term. Deceive. Dineceive ko kayo na. Talaga. Nilinlang niyo ako. Para ano, iniligtas yung mga sarili niyo sa mga fans lang ni Nadine. Sabi ko mga fans na pala Nadine makapagpatanggal sa akin dito. Natakot kayo. Kasi napaka-toxic na raw. Kasi pinag-iinitan doon tayo ng gobyerno. Hello? Sinabi niya yun. Sa totoo nga, ito ha, para wala sa kaalaman ng ating mga kababayan, si Tito Job, kaibigan namin ito, pero may mga time din na tinira nito si Mocha. Pero hindi naman namin sinabing, hoy, huwag ka nang magsalita, dapat timing ka na. Walang ganon, kasi kalayaan ho natin lahat eh, ang magsalita. Yeah. Totoo yan, ha? Publicly, I will admit. Never yan sila Byron, sila Mocha, na binawalan ako magsalita against them because malaya tayo eh. Opo, yun naman talaga eh. Saan ang sasabihin natin eh. Di ba, alam mo yun, doon ako masyado nasaktan. Tapos after that's why sabi ko I consult my lawyers first. Hindi ako pipirma nito.
Yun, doon na nagsimula lahat yun. Tapos hindi na ako binalikan for months, yung mga buwan na. So I consulted my lawyers, Attorney Topacio. So ang ginawa namin, para matapos na natin ito, ay pinadala niya ng letter ang istasyon namin. Tapos sumagot sila, pinag-explain pa nila ako sa mga ethics committee daw nila, mga anik-anik. Sabi ko, ay nako, hintayin ko na naman to hanggang kailan. Diyos ko, mamamatay na ako sa gutom nito. That's why we went to Dole. Because mm-hmm. it's work-related. That's why that was the best agency no, na kailangan puntahan to file a complaint. Dole. Because 17 years ako sa DZMM, almost 20 years sa ABS. Tapos sinipa ka lang ng ganun-ganun because of the fans. My God! Tsaka dito, Jobert, ang ano po dito is yung ang tagal nyo na hong nagtabaho dyan sa ABS. Tapos ganun-ganun lang. Ganun lang kasimple. That's why, di ba, nakakalungkot, nakakasama ng loob na isinasangkalan ninyo 11,000 employees nyo na magugutom pag nawalan ng trabaho. Hindi nyo nga kami naisip. Paano ako? At saka kayo pa ho yan, ha? Hindi naman sa pag-aano, pero napakataas nyo na ho para bilang isang kaya nila kayong ganyanin. Paano pa yung iba? Hindi nakikita sa TV, hindi nakikita sa radyo. Banat, hindi ko na nga siniisip na mataas akong tao. Kumbaga, pero di ba sa totoo lang, kung realistically lang, paano na yung iba? Di ba, na walang boses, na walang lakas ng loob para magsalita. Takot na takot, baka nagbabaka sakaling makabalik. Alam mo yun, hindi na naiisip yun. Ang sa kanila lang ay pansarili lang nilang kapakanan. And tapos, tsaka wala naman pong damage kayong nagawa. I mean, kung masamang biro, sabi na ho natin masamang biro. Pero hanggang doon lang, nag-sorry naman kayo. Yeah. Pero yung par, ilang taon na ho kayo sa ABS? 17 ako sa DZMM, magto-20 sa ABS. Ipagpalagay pa natin for the sake of argument na nagkamali ako. Ipagpalagay pa natin ha, sa totoong pag-uusap. Opo. Hindi ka pa pwede bigyan ng warning? Yun. At saka... Suporta naman bilang anak na nagkamali. Sana ko itong taon na ito, dalawang taon lang na nilbihan o isang taon, hindi pa nga, masama na nga ho yun. Eh kayo ho, 17 years, tapos 20 years sa ABS. Oo. At hindi mo lang sabihan na, bago ka naman na ito, huwag tahimik ka naman, huwag malitong ganito. Oo, kasi lahat talaga ng kilos. I don't know, kasi parang noon pa man, ay parang mainit na ang loob sa akin ng station manager namin. I don't know why. I don't know kung ano, siguro sa nakarang buhay namin, baka naagawan ko siya ng asawa. Hindi ko maintindihan. Diba? Opo, opo. Ay, ang ano kasi talaga doon, medyo yan yung nakakainis. Dahil lagi nilang pinagsasabi yung kalayaan ng pamamahayag. Pero kayo na nagsalita ng malaya na mamahayag, bipigilan nila. Una yon. Pangalawa, itong sasabihin nilang may malasakit sila sa mga nawawalan ng trabaho. Eh kayong haho eh, haligi na dyan eh. Isang ganun, no? Tapos ang inyong trabaho. Suspension na without pay? At saka alam mo ba na, speaking of malayang pamamahayag, hindi naman totoo yan eh. Although of course, may syempre nakakomentary ako, freely na basta within bounds, no? Pero may mga maraming bagay dyan, maraming kakataon na binabawalan din talaga kami not to tackle these issues. At I'd like to understand, inuunawa namin yun. Inuunawa namin because syempre you're working for a company. Syempre, we would like also to protect our company. Okay. Pero halos scripted ka rin lang nandiyan naman eh. Kung hanggang saan ka lang pwede kaya ako, nag-caution ako sa, igiligas ko na lang yung mga bagong mga singers, and we talk about yung kung ano mga bagong issues of the day. Doon na lang kami umiikot. Pero pag involving ABS-CBN artists, alam mo, yun, ako kasi, because for me, kasi ang radio is free-flowing, okay? Opo, tama. Kasi iba yan kasi sa television, especially talk show like ours. Sa amin nga, 30 minutes lang ni Papa Awel. Mm-hmm. Alam mo kasi siyempre, we cannot also deny that the biggest stars of the country are from ABS. Yes. Of course, hindi sa kabila, pero marami kasi sa ABS na mainit. So siyempre, sila ang napag-uusapan. Sila ang laging topic namin. Apa. So ngayon, ang inaano ko lang is that pag may na-mention ka na hindi medyo kagandahan masyado of the artists of ABS, they will call your attention. Pagagalitan ka, magagalit si Mr. M, magagalit si ganito. Pagbabawalan ka, pasimplihan ka nilang pagtutulungan. Pipitikin ka ng konti. Oo.
So, ano na lang gagawin ko? Mag-promote ng pelikula ng Star Cinema araw-araw? Anong gagawin ko? Mag-promote ng ASAP? Kahit kahit ang boses ni Kim Chiu at saka kung sino-sino doon ay mula apare hanggang ulo ay palalabasin ko napakaganda kahit hindi. Opo. Alam mo yun? Oo. What am I to do? Eh, ganito ako eh. Uh-oh. Bakit yung ako kinuha in the first place? Tsaka sa ibang network, hindi ho ganyan. Oo. Alam ko ho yung kasi may mga kilala din ho tayo dun sa ibang mga network, hindi naman ho ganyan. So, ang gusto lang nilang tirahin ng tirahin ninyo yung mga iba. Parang oo. Ganun eh. Alam mo, we know our rules. Alam naman natin na kikisama rin naman tayo eh. Mm. Hindi naman tayo, hindi naman natin pinapipilitan ang gusto na natin kasi hindi naman tayo mga stubborn at saka mga spoiled brats, no? Mm-hmm. Tayo naman na natatrabaho lang fairly. We okay. Just want our show to sizzle. Diba? Kasi okay. Ang show kasi natin, syempre gusto natin makakalap tayo ng following, mm-hmm. makakuha tayo ng audience, makadagdag mm-hmm. tayo ng mga listeners. Kasi radio yan eh. Kasi syempre the competition is very stiff. Though ako naman, I really don't compete with any network. Ako, kaibigan natin lahat ng mga kapwa broadcasters saka mga journalists yan eh. Kumbaga, kanya-kanya na lang tayo ng diskarte. Kumbaga, every day okay. I compete with myself. Mm-hmm. Ako, sa sarili ko lang na, oy, I want to do a better show today than yesterday. Ganyan, mm-hmm. kung pwede lang. Mm-hmm. Sometimes, kaya I also go out of my way. Sometimes, I guest artists. May mga ginagas akong artist na ako nga nagbabayad ng honorarium eh. Uh-huh. Kasi nga, wala nga kaming budget for radio. Mm-hmm. At okay na sa akin yung kasi, para syempre, yun na lang ang iyong, ano mo yun eh, paraan mo na, parang tulong mo na lang yun sa iyong programa. Uh-huh. Diba, gimmick mo na yun eh, para lalong gumanda ang iyong show for the night. Opo. Ay, nako. Eh, kung, paano gaganda ho yun? Kung gusto lang nilang mangyari, purihin nyo lang ng purihin yung artista nila. Diyos ko, pag sinabi mo nga na ganito, pag may kailangan nga kami, ang sasabihin ko, so alam nyo naman, wala tayong budget sa DZMM. So alam na namin yun, naiintindihan na namin yun. That's why kami na lang ipapaaway gumagawa ng paraan para, di ba, gawa ng paraan para mairaos namin programa beautifully. Mm. Ay, nako. So ang hirap pala Sir, ano po masasabi niyo sa mga komento nitong mga artista na to? Kayo, magaling ho kayo dyan. Kasi kaming mga netizen, alam namin na acting lang yung iba eh. Ano? Kayo ha? Alam mo ba na? Naawa tuloy ako sa ibang mga artista. Alam mo kasi, hindi naman ito nita battle eh. Kumbaga sila ay mga ano lang din, mga employees, mga empleyado lang din, mga contract artist yan eh. Kumbaga sila ay performers lang eh. Doon na ako naawa sa artista na pinapakawalan ng istasyon para makakuha lang ng public sympathy. Hindi mo lang nila ini-script na maayos para hindi naman mukhang sumablay. Tingnan mo nangyari kay Coco Martin tsaka kay Kim Chiu. Tingnan mo. Si Kim Chiu is a very sweet girl. I love her so much. Si Coco Martin, kaibigan natin yan. Pero tingnan mo tuloy ang kanilang mga pinagsasabi. Sumemplang sila. Si Coco Martin, mga pasigaw-sigaw pa na inagaw nyo sa amin ang aming tahanan. Kumbaga, ano pa pakain ko sa pamilya ko? Eh, kaya interview sa kanya ni Kuya Boy, di ba may lumabas nga sa video na tinanong siya kung gaano siya kayaman. Ang sinabi niya, malayo-malayo sa dating Carlo, Coco Martin. Tapos, tinanong siya kung komportable ba siya at kung napaghandaan na ba niya. Halimbawa, wala na siya ng trabaho. Sabi niya, opo, do you have everything? Yes. Honestly. Tapos sasabihin mo, wala kang papakain sa pamilya mo. Di ba paulit-ulit kung sinasabi? Like yan, si Vice Ganda. Yan, kahit tatlong taon mo yan i-quarantine sa bahay nila. Araw-araw kakain ng steak yan dahil maraming pera yan. Si Coco Martin pa. Huwag kayo pumunta sa mga yan. Diyos ko, tayo mga Pilipino sa labas. At huwag yung sabihin laban ng Pilipino ito. Problema lang ito ng ABS at NTC. Mm-hmm. Ano ba ng Pilipino? Pero kasi ako, na-meet ho namin yan si Coco Martin nung bago-baguhan. Wala ho sa personality niya yung ganun. Parang mabait naman na tao yan. Wala. Nagulat nga rin ako all of a sudden lumabas siya eh. Kaya eto nga, sabi ko nga, etong kumpanyang ito, bakit hindi man lang nila sinala ang sasabihin? Pwede naman eh kung gusto talaga nila. Halimbawa, gamitin sila Coco Martin. Gawa kayo ng maganda script. Let him memorize it. Yung walang binabasa. Opo. Kaya naman eh. Diba? Kaya yan. Gawain natin yan. Sangat na eh, diba? Pero bakit yung pinabayaan, nilagay niyo mga bata sa kapamakan. Pinagtatawanan tuloy ngayon. Pero sa tingin niyo, sir, medyo inutusan sila?
I'm sure naman. I'm sure naman. Hindi naman nila isusugal ang mga sarili nila for no reason at all. Siyempre, alam mo, sabi ko, even itong paglagay ng mga kamay sa dibdib, mga laban kapamilya, natatawa ako, naaawa ako sa mga tao. You know why? Sabi ko nga, this is nothing permanent. Di ba malinaw naman na temporary lang ito? Mm-hmm. I-appeal nila ito. Ang Congress must act on this or whatever it is. No, it's a legal battle between the intelligent lawyers of ABS at saka ng agencies ng pamahalaan na nagbibigay ng franchise. Mm-hmm. Ngayon, if these things happen na unsolicited, ginawa talaga ng mga artista, mga staff at mga fans para support sa kanila, fine with me. Pero sila, nagpapadala sila ng email sa mga fans, sa mga subscribers. Yes! At talagang inaano nila, ha? Na to, para ibigay nyo yung supportan nyo, ipakita nyo yung support PS, tulungan nyo kami, parang ganyan, ilagay nyo kamay. Yung gano'n, pati yung act, how to do it. Nag-i-effort. Alam mo, yung mga taong ito, you cannot blame them because una, ibang artista. Siyempre, hinihingan ka ng suporta, ibibigay mo na. Kasi baka mamaya pag hindi mo binigay, ka. Pag-initang ka, baka hindi ka mag-show. Saka hindi ka pabigyan ng project. Oo, kasi nagtatanda yan sila ng mga pangalan. Kapag, pinagmimitingan ka ng mga yan, tatanggalin ka niyan. Diyos ko Lord. Yung karir mo, nakasalalay sa kanila, talagang gagawin mo. Oo, sabi ko, why don't they, bakit hindi na utusan ng kanilang mga top brass ang mga abogado na to speak for the company para mas malinaw. O ano nangyari kay Kim Chu? Yung rule ng classroom, comply. Alam mo, hindi ko maintindihan. Dapat i-take to yun. Naawa tuloy ako kanya. Biktima lang. Alam mo, para sa mga biktima ng karahasan, inilagay sila sa gyera na hindi wala silang dalang bala. Kawawa tuloy. Dito, Jobert, may nagtatanong. Baka gusto nyo lang sagutin. Pwede nyo sagutin o hindi. May nagtatanong dito. Ano ba sa tingin nyo? Totoo ba yung ambush ni Kim Chu? Ay, hindi ko alam yun. Binabasa ko lang. Napapanood ko yung mga videos. No? Nagdududa rin ako. Pero syempre, I'm not in the position kasi, I may be wrong. Basta nung nangyari yon, may concert ako noon sa Manila Hotel that night because I directed a show that night. Nung morning nangyari yon, parang feeling ko, kawawa naman si Kim Chu kasi siyempre mahal ko yung bata. Mm-hmm. Alam mo yun, ganun lang, pero ayoko siyang pakialaman dahil hindi ako na-ambush. Opo. Hindi po, yun kasi ang mga tanong na ngayon kasi medyo parang sabay-sabay yung yung pagpapaawa ng dating sa tao. Nangyari lang yan. Kumbaga, hindi natin alam. May mga tama investigador para dyan. Apo. Yeah. So, sa tingin nyo po, Tito Jobert, ito po na nangyayari ngayon. Kayo, sinabi nyo naman, ayaw nyo namang ipasara. Ang sa inyo lang, ayusin nila. Yes, ayoko. Dahil, Banat, ito, from the bottom of my heart, yung publiko, maaaring ayaw maniwala at wala akong pakialam kung ayaw na maniwala. Mm-hmm. Ako, tumatanaw ako ng utang na loob sa ABS-CBN. Mahal ko yan. Mm-hmm. That's why I am for the no to shutdown. Kung may power nga lang akong punta si Presidente Duterte, kung makikinigin sa isang magandang bakla, katulad ko, di ba? pero honestly, from my heart, ayoko talaga siya masara. Because, marami akong kaibigan sa loob. Mm-hmm. Marami naman mabubuting tao talaga sa loob. Alam mo yon, ayoko rin maranasan nila ang naranasan ko. Mm-hmm. Di ba? Mahirap yata ang walang trabaho. Di ba? Mm-hmm. Unang-una sa panahon ngayon, wala talaga trabaho dahil may pandemya. Di ba? Kahit anong gusto mo, kahit mag-shooting ka doon, hindi ka naman makapag-shooting dahil just kung may COVID-19. Kumbaga, hindi ito tamang panahon para mag-complain sila. Kung nangyari ito during na walang pandemya at nakatenga sila, yun, maintindihan ko sa magwawala sila ngayon. Eh, kahit ano naman gawin na, hindi naman sa makapagtrabaho eh. At saka may pangako naman ng management nila na yung mga empleyado yata, mga regular employees nila, have 3 months. Opo. Nabayad sila. Opo. At ano problema nyo? Eh, baka, di ba, ilang araw lang naman kung kinakailangan para mabigyan sila ng franchise kung malakad nila ng maayos. Baka hindi pa tapos ang pandemya eh, tapos may franchise na sila. Hindi natin alam. Yun, actually, yun nga ang kinainis ng tao. Hindi naman sila hindi nagtatrabaho dahil sa pagsara ng yung pagano ng franchise. Kung hindi dahil wala naman talagang trabaho as of now, ang mga artista. Yun ang point dun eh. Opo. Anong sinisintir ninyo? Anong pinagwawalan ninyo? Dahil kahit tayo, malibawa yung may franchise kayo, ipagpalagay mo na 4 ang franchise na ibigay sa inyo sabay sa pagkakalit. Makakapag
magtrabaho ba kayo? Wala, pare silang shooting. Opo. At saka, pangako naman eh, na ang regular nila, eto sir, ang tanong ha, gaano ba talaga sa tingin ninyo kadami? Totoo ba yung 11,000? Sa inyong pananaw, totoo yung 11,000 na yun? I don't know statistics there. I don't know eh. I don't know how many exact are the regular employees, baka nationwide yan or whatever. Basta isa, lima, sampu, 1,000,000, for me parehas lang yan eh. Ang isang tao pag kinitilan mo sila ng hanap buhay ay siyempre may pamilya magugutom. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Pero ang tanong dito, may mga kumpanya nagsasara, diba? Kung sa nagsasara, because of bankruptcy, may mga dahilan kung bakit nagsasara, ang mga tao na di-displaced, bakit na iraraos sa manilang buhay nila ah? Mm-hmm. Bakit nabubuhay naman sila? Diba? Kailangan mag-move on ka. Move to another level. Hanap na ibang trabaho kung wala ka na trabaho ngayon. Ako, alam na mapakamatay ako. Eh, di maghanap ako ng pagkakitaan kung total ayaw sa akin ng ABS. Because you know, it's not about ABS the company. It's about some people inside na ayaw sa iyo. May mga tao lang talaga sa loob na ayaw mo rin sa kanila. So, talagang, kasi ako totoo po 'yung sinasabi na iba na matindi talaga ang politika sa loob. Grabe sa loob. If you were to ask me, just ko ako sabi ko nga sa kanila, hindi ako nangialam sa inyo. Mm-hmm. Dahil kanya-kanya kayo ng diskarte dyan. Magpayaman kayo hanggang maubos ang pera ng mga Lopez, wala akong pakialam. Mm-hmm. Kailangan nagtatrabaho kami na maayos dito. Magkano ang masisweldo namin? Nag-complain ba kami? Nag-i-enjoy kami sa trabaho namin. Mm-hmm. We love our jobs. Mm-hmm. Hindi kami nang alam. Mm-hmm. Pero huwag nyo kami pakialaman nang hindi tama, nang magwawala ako. So matindi talaga yung kontrolan dyan, yung sinasabi nilang pag hindi ka bata. Kasi may nagkwento pa nga isa dito na kaibigan ko rin. Eh. Isang, actually, galing din po sa DCMM. Eh. Kinikwento niya nga, si Miss Iza. Ewan ko po, kilala niya si Ma'am Iza. Lini Ba Cruz. Oo, nag-text nga sa akin na a few days ago na pareho lang kami pala ng faith. Opo. Diba? Nangyari sa kanya, nangyari rin sa akin. Naawa nga rin siya sa akin kasi alam na niya ang naramdaman ko ngayon. Totoo yan. Ang hirap pala, no? Ang hirap pala. Kasi, so talagang gawain na ng ABS yung ganyan? Pag hindi nila medyo hindi type? Tatanggalin nila? Baka sabi ko nga kay Aiza, biniro ko nga siya. Baka talaga nakaugalian na ito even during our past lives. Baka sa mga nakarang buhay na may ABS-CBN na, ay baka talaga nasa kanilang wisyo na ito. Pero ang inaano ko lang dito yung mga tao sa loob, yung mga management dyan sa loob, na masyadong may monopoly sa loob eh. Kung baga tao ko na may mafia sa loob eh. Alam mo yun? May sariling mafia. Artista. Halimbawa, banat, artista ka. Aba. Tapos, lumabas ka sa palabas nila. Ngayon, hindi ka nagustuhan ng isa sa mga contact artist nila. Naglokalokahan. Tanggal ka. Kahit na wala kang kasalanan, out ka. Hindi ka pwedeng magsalita against them kasi hindi ka na nila palalabasin kahit ilan man hanggat nandyan yung mga executives sa loob na mga nagmonopolize. Sabi ko nga kung napansin ninyo, lahat ng mga shows ng ABS-CBN, sila-sila rin yung mga artista at napansin mo, na teleseries. Kung sila, puro mga ano lang, ayoko mag-name names kasi mga kaibigan ko itong mga artistang ito eh. Kung sino napapanood mo sa ASAP, Diyos ko, kahit wala mga talent, hala, pilit sila ng pilit, hala, sino na Mr. M, hala. Diba? Tapos sa Showtime, walang ginawa ko na mag-promote ng Love Affair ni Vice Ganda tsaka ni Ayon Perez, hala, sige. Alam mo yun, nakakaloka yung time show pero pinapromote mo, makabakla. Bakla rin ako, pero ilagay natin sa okay? Tapos kung sino mga judge doon, sila-sila rin. Alam mo, sila-sila lang because na hawak na sila ng loob. Kapag outsider ka, swerte mo pag na-guest ka. Actually, hindi nakahalo sila nag-guest ng outsider masyado eh. Yes. Kailangan Martin Rivera ka, Gary Valenciano ka, Richie Velasquez, siyempre nakuha na nila. Yung mga ganun. Pero other than that, kailangan star magic ka. Kailangan alaga ka ng ganitong management office na close sa kanila. Yun lang. Sila lang mapapaikot ng mundo lahat ng tao sa loob. Kapag kinanti mo yung isa sa mga artistang yan, pag-iinitang katandaan mo yan. Talagang ganyan. Bawal ano. Bawal. Pag may managloko yung isang artista at sinabi niya, nako, hindi ko type to. Yari ka na. Ay, yari ka na pag hindi gusto ang amoy mo.
Baka sabihin pa na, ay nako, gagawin ka ng kaso, babaliktarin ka nila, hanggang hindi ka na makapag-guess. That's, yan ang pinakamalungkot sa loob. Kaya nga sabi ko nga, people from the outside, yung mga tao na hindi nakakaalam, akala nila, it's heaven inside ABS. I'm sorry, darling, but it's really scary. Inside. Parang horror film. So hindi totoo yung kapamilya na tinatawag nila yung kapamilya nilang mga artista? Ako, ngayon ako tatanungin, yan ang kapamilya, heartless, walang puso. Mm-hmm. Diba? Yung sinasabi nila, etos lang nila yung mga naawal sila sa mga 11,000 employees. Tumigil nga kayo. Hindi nga... Eh diba, yung mga itsura ng mga boss nila mukhang mababait ah. Siyempre, mag-artista rin mga yan. Alam mo na. Opo. Sabi ko, diba, malungkot because manapakaraming nadadamay na hindi naman talaga dapat sila kasali. Mm-hmm. Ako gusto ko lang, kasi napanood ko yung video ni Angel Oxin kasi may nag-text sa akin. Apo. Kay Angel Oxin. Mm-hmm. May nag-text sa akin tungkol sa binanatan daw ako ni Angel Oxin. I watched mm-hmm. the video. Mm-hmm. But you know why? Because si Angel Oxin is somebody I truly love and mm-hmm. respect. You know? Is kaya sa mga artistang, alam mo, kahit siguro awayin ako, baka hindi ko maaway pabalik. Mm-hmm. I have so much love for her. Pinanood ko, alam mo, hindi ako na-hurt sa sinabi na sa totoo lang para sa kanya, mali yung sinabi ko na mapakamatay si Nadine. I agree. Alam mo naman ako, kapag tama ka. Kaya lang gusto ko lang i-mention sana sa kanya kapag may pagkakataon kami makapag-usap na alamin mo muna yung history. Yung sana mapanood mo TOA, yung tape on air, kung anong sinabi ko, para maintindihan mo that it was not meant to harm. Alam mo yun? That's why hindi ako masyado na-hurt, no? Because I just have so much love for the girl because nakita ko kung paano yan tumulong. Banat. Nakita ko kung paano yan, nagda-dive yan sa ilalim ng tubig para lang, para mag- ng tulong from Red Cross, lahat ng baha. I have so much respect for her. Kaya ako, pasensya na kayo ha, isa yan sa mga batang hindi ko pwedeng maaway. Kasi ay sa sinabi lang naman niya, totoo naman yun eh. You know why? Because baka mali lang ang pinarating sa kanya. Yan hindi na. Ganun kakompleto ang detalye. That's saka, why... At saka dito, Robert, like what you said nga sa radio, it's a free flow. Sometimes you commit mistake na minasabi ka. As long as you know how to apologize on it, okay na yun. Pero yung tanggalin ka sa trabaho, parang, wow, ano yun? Alam mo, sabi ko nga, alam mo, matapang ako sa buhay. Mm-hmm. Pero hindi ako takot humingi ng kapatawaran pag alam ko nagkamali ako. Yun ang may pagmamalaki ko sa sarili ko, Banat. Mm-hmm. When I am wrong, regardless kung ikaw ay mataas na tao o basurero ka o ano pa nagkamali ako sa iyo, hihingi talaga ako sa iyo ng tawad. Ganun ako. That's for me, that's katapangan. Tito Jobert, may isang tanong lang dito. Pwede nyo ring sagutin, pwede ring hindi. Ha? Si, may nabanggito kasi dati si nung in-interview natin si Jason, si Sir Jason, sana. Sabi niya nga, para daw sumikat ang mga artista ay umaakyat sa penthouse. At alam na natin kung anong ginagawa. Hindi ako nakakakit sa penthouse. Hindi ko alam pero kung saan may penthouse. May alam po ba kayo na ganyan, na may mga artista na talagang kailangan eh, sumipsip ng todo sa mga boss para alam nyo na? Pag sipsip ng todo, marami tayong alam. Okay? Mm-hmm. Marami tayong alam. Pero yung mga pagkakit sa penthouse, hindi ko alam. Yun naman. Pero yung sinasabi na yung sexual favors. Ganun po. I'm sure marami yan. Marami yan. Kasi di ba, kaya nga humin mga nagdemanda na rin kahit si Gretchen Pulido po, di ba? Nagdemanda din po yun. I don't know about the case, no? Kasi yung kay Gretchen na nakita ko rin yun. Pero siyempre, alam mo naman, pag maganda ka, siyempre, hindi mo maalis na may magkakagusto sa'yo. Di ba? Mag-take chance, malay mo, baka kumagat, di ba? May mga artista din talaga, hindi lang naman sa ABS yan eh. Pero marami rin sa loob na for sure ay kailang na-jowa, kailang mag-jowa para magkaroon ng project, para mag-regular, alam mo yun. Meron yan.
hindi ko lang papangalanan, but of course, I have respect sa kanila. Kumbaga, hayaan na lang natin sa kanila kasi kahit saan naman may ganyan. Ah, sige po. Last na lang po. Ito, mensahe nyo na lang. Isa-isahin kong mga artista, mensahe nyo po sa kanila, yung mga nagsalita. Ha? Una-una ho, siyempre, si Sir Coco. Ano ang inyong mensahe kay Coco Martin kung sakaling na, kasi nanonood din yun? Ang hindi ko nagustuhan sa huli na slab ni Coco kasi meron daw siya sa Instagram niya. Hindi ko nabasa actually yun. No? Kumbaga, may nabasa ko sa FB ko na lang nakita yung comment ng mga tao. Yung, kasi may sinabi siya na sa panahon ng pandemya kasi, kumbaga, he feels kasi na pantay-pantay tayong lahat. Mm-hmm. Kaya kumbaga, kung dati ay minumura siya ng mga bashers niya, ngayon ay pwede na rin siya magmura. Pwede na rin daw niya murahin sila. Kumbaga, pantay na tayo kasi wala namang kasiguraduhan ng buhay kasi may pandemic. Mm-hmm. I felt so bad kasi you know why? Hindi ko naman sasabi na panindigan mong kaplastikan sa showbiz, di ba? Mm-hmm. Na kailangan magbait-baitan ka. But you know, these people, whether you like it or not, ay dapat kakampi mo lahat yan, artista ka eh. Kumbaga, dapat kang mapasalamat ka. That's not the way to handle bashers. Kumbaga, then mahin mo na lang, artista ka. Kaya ikaw kilala nila, sila hindi mo naman kilala, hayaan mo sila. Mm-hmm. Yun lang din ko gusto yung sabi na pwede nang murahin. Kaya nag-PI siya eh. Na-hurt so, kahit pa paano, Tito Jobert, utang na loob ng mga artista is ang sa fans nila, whether noon fans sila, ngayon hindi na. Utang na loob pa rin nila. Utang na nila mga fans nila na mapakadesente, na mapakabuti, huwag tinayin ng ibang artist ang kalaban nila. Alam mo kasi, mga fans naman, they will understand that eventually. Eh. Ang hindi lang maganda kasi yung sabi ko, tapos next time, kapag sumalang siya sa ganyan mga malalaking mga issues, dapat handa lang siya. Kumbaga, paghandaan niya mabuti, yung mga sasabihin niya. Walang masama kung isulat niya, kung hindi siya sigurado. Para at least pa, ang may parating mo mensahe. Yung mensahe mo now. Hindi yung hala, nagwawala na lang siya, hala, para akala mo inapis siya, hala, akala mo mahirap siya. Oh my God, Coco, walang naniniwalang mahirap ka. Sa'yo na rin ang galing, sa mga bibig mo nang galing, na komportable ng buhay mo. At kahit mawala ng trabaho bukas, mabubuhay ka. Alam mo yun? Okay po. Si Kim Chu po, ano ang inyong komento at mensahe kay Kim Chu? Nak, sinabi ko na sa Facebook, may basahin mo yung sumulat mo doon. Napaka pwedeng i-take to mo. Kasi naguluhan ako sa mga rule of law eh. Yung mga klaseng at saka comply. Ulitin mo lang, Nak, turuan kita. At isa po sa mga lagi pang namumuno dyan, si Agot Isidro. Si Agot, I like her. I like her mind. Kaya lang, minsan kasi off-bound eh. Yung hindi sa lahat ng oras kasi pwede ka sumali eh. Alam mo yun? Kumbaga, I expected more from her. It's not just about I hate this government. It's not just being about you're an anti-Duterte. Aralin mo kasi, sayang naman kasi yung mga pinag-aralan natin ng konti, di ba? Hindi naman kailangan maging summa cum laude ka to understand the problems eh. At saka kung ano mga solutions na dapat eh. Kumbaga, ang issue na naman dito, franchise darling. Franchise ito, hindi kayo pinapatay. Alam mo yon? Hindi kayo tinanggalan ng trabaho. Kausapin niyo si Gabby Lopez. Di ba? Kausapin niyo just La Cora Vidanes. Sila umarapin niyo. Hindi kayo ang dapat umarap sa kasi hindi naman kayo makakasolve ng problem na yan. Ang kailangan dyan, papeles at ang pag-oo ng Kongreso. Yun ang ayusin nyo. Ito po, sir. May mga nagko-comment. Komento daw nyo po sa boss ninyo. Ano ang inyong masasabi sa boss ninyo? Sa DCMM. DCMM muna tayo. Si Mara Kapuyan? Opo. Ay, nako. Sana mag-aral siya ng leadership. Mag-aral siya ka Ma'am Charo. Di ba? Okay. Ma'am Charo kasi magaling dyan eh. That's why I have so much respect for her. Is it true yung nag-sorry po si Ma'am Charo? Hindi ko alam kung kanya tagang account yun. But you know, if she did that, naku, hats off ako sa kanya. Pero knowing her, alam mo, I love her so much. Alam mo, siya, isa yan sa mga inspirasyon ko sa istasyon eh. Isa sa mga inspirasyon ko sa istasyon kahit na imbiyar na sa akin yung ibang mga bosses dyan. Napatago akong sinasaksak. Wala ko pakialam. Basta, panakita ko sa Ma'am Charo, nasasalubong ngayon, sabi niya sa akin, behave, be good,
So I'm sure nakakarating sa kanya, baka sinusumbong ako ng mga maldita sa loob. Diba, yung sa aming station manager, be better, okay? Aral para bago mag-station manager. Sana dapat inaral mo na yan. Diba? Hindi ka dapat inaral yung tao. Yun po ang mga komento. So actually, tatanong ko nga dapat sa inyo yung game, Ma'am Charo, kung ano masasabi nyo sa kanya, kung ano yung bensahe nyo sa kanya. Mukhang sinabi nyo na po. Gusto nyo may dagdag po ba kayo? Alam mo, sa totoo lang talaga, si Ma'am Charo, I don't know, hindi naman ako pinakain niya ng ano, hindi naman nagayuman niya. Pero you know, I just love her. Sing high school pa lang kasi ako, idol ko na yan eh. Oh, Miss Barrow Travel Girl pa lang, idol ko na yan. Pero pag siya nagsalita, nanginginig ako. Maniwala ka ba? Kahit malumanay magsalita, tumatago sa puso ko. Alam mo, because and why? I like her kind of leadership. Kumbaga, pag sinabi niya yan to do it, hindi mo siya nakitang sumisigaw, hindi mo siya nakitang nagmumura. Pero ayokong hintayin yun. Kumbaga, iba pala pag ginagalang mo ang tao, susunod ka. Eh, mabuti naman po at mga kasi ang problema ho dyan eh, siya ho ba ang nagde-decide pag sa mga empleyado o hindi din? I don't think so. No, si Ma'am Charo is the content manager na lang yata, hindi naman siya presidente na dyan, si Carlo Katigbak. Carlo Katigbak, I think it's fine ha. He looks well-mannered ha, di ba? Mahusay magsalita. Pero ang inano ko lang dito is that sila mismo from Carlo Katigbak, Sir Mark Lopez, Sir Mark Lopez is napakabait, approachable yun. Dapat sila ang nagsasabi na, hey, kung talagang may malasakit kayo sa mga tao ninyo, sa mga artista ninyo, sana sila na nang tumapik na, nak, huwag na muna kayong sumali dito. We appreciate that gesture of your supporting us. Diba? Kahayaan mo na lang sa amin. Pero sa tingin niyo po, sino nag-uutos dito sa mga artista na to? Palagay ko sila nga rin. Palagay ko sila, yun ang mali nila. Yun ang na overlook nila na mali. Dapat kasi pinag-aaralan na mabuti, hindi sila dapat napapadala sa ora mismo, sa mga huwag sila masyado emotional. Kumbaga, dapat think deep, di ba, into this issue. Kasi ginagawa lang yan ng mga taong desperate na eh. Napansin mo? Apa. Ginagawa ng mga taong na desperate na wala pa man ng gyera, pinuno ng bahay ng tangke. Wala pa namang announcement ng gyera. Uh-huh. Na kumbaga sobrang preparedness, mali yun eh. Mali yun kasi unang-una wala namang maaway ah. Diba? Uh-huh. Nagpaso lang ang franchise nyo eh. Nagpaso lang ang franchise nyo. Sabi ko nga, may tanong nga ako sa Facebook eh. 2014 nyo pa in-apply yan. Diba? Panahon pa ni Pinoy. Eh bagyo kayo kay Pinoy that time, diba? Because si Chris Aquino nga works for ABS. Kung bagyo kayo kay Pinoy. Ano nangyari? Ba't hindi na-aprobahan? Kung hindi na-aprobahan ng panahon ni Pinoy, may problema kayo. Kasi, di ba, inabutan na ng administrasyon ni Duterte, baka may problema talaga kayo from then on pa lang. Apo. Eh, speaking of problema, sa tingin niyo po ba marami pa rin irregular na empleyado dyan? Marami. Ayaw lang magsalita. Natatakot nga kasi pag nagsalita, tikom na tikom ang bibig nila kasi makatanggalin. So marami talaga na irregular dyan? Kasi may pagka-bengador din sila eh. Nako, tigilan nga nila yung sasabi na grabe ang politika sa labas. Uy, mas malala ang politika sa loob. Tigilan nyo kami. Talagang marami pa rin. Maganda naman po ang, at least ang intention nyo naman talaga, sir, hindi naman po magsara. Ang intention nyo lang, ayusin nila yung pakikitungo nila sa mga empleyado nila. Alam mo, kahit na magsara pa siya, limbawa, for the sake of argument, I will never be happy. Malulungkot talaga ako. Malulungkot talaga ako, honestly. Pero siyempre, pinaglalaban ko lang naman, yung sa sarili ko naman ay ibang usapan naman yon. Kailangan panagutan nyo to. Diba? Kaya lang, hindi lang ho kayo. Baka napakadami na ho nilang ganyan na hindi lang siyempre nagsasalita at lumalaban. Marami. Marami. Nagsasalita na nga pati mga cameraman eh. Opo. Kailangan nga po natin yung mga yun eh. Mga kaibigan na po natin dahil sinasama natin na ipaglaban sila. Alam mo, sana ayusin lang nila. Sana maging fairness sila sa lahat. Sana wala silang pinipili. Kumbaga sa mga artista, yung mga may talent dapat mag-prevail. Alam mo yun? Yung mga may talent, dapat alagaan nyo. Okay lang yung mag-develop kayo ng sarili yung artist, no? Pag na alam mo na may future. Pero hindi lang puro, Diyos ko naman, you are questioning, mga nagtataka ang public, bakit naman puro mga bopols sa may mga artista nyo dyan? Kasi nga, hawak ng mga taga-loob. Eh, malaki kita ho siguro.
Oh, ang malaking pakinabang nila. Malaking pakinabang at saka yung mga artistang iba, hindi mo mabiblame na kumakapit na lang kasi nga, kailangan din lang ng trabaho, kailangan ng exposure, kailangan sumikat. Eh, mensahe nyo daw po kay Vice Ganda. May nagtanong ho dito. Uy, Vice, good luck. Di ba? Hanaanap ka ni Kibuloy. Opo. Sige po, marami pong salamat, sir. Meron ho, bago ho tayo magtapos, may mensahe ho kayo sa taong bayan bago ho natin ito itapos. Oo, sa taong bayan naman, relax lang po kayo. Huwag kayong magbasag ng TV nyo. Kasi dahil sa hindi nyo na mapanood ang ABS-CBN. Hindi pa sure yun. Kasi temporary lang ito. Kumbaga, huwag kayong pandadala sa mga kwento ng mga artistang ito. Minsan, di ba? Yung mga drama nila na parang akala mo na namataya na sila. Huwag po. Una-una, ang ayusin nyo ngayon ay hindi ang ABS-CBN. Mahaba pang pandemic, darling. Ang isipin nyo ngayon kung saan tayo kukuha ng pangkain natin tonight, bukas, para sa mga anak natin. Yun ang tutukan ninyo. Kasi right after ng pandemic, mas matagal pa ang rehabilitation. Diba? What I mean with rehabilitation is that paano ang buhay natin after the pandemic? May mga trabaho ba tayo? Saan tayo kukuha ngayon ng pambuhay sa mga anak natin? Diba, malayo pa to. Years ang tatahakin nito bago tayo makabalik sa normal. At by the time na bumalik sa sinasabing normal, napag-iwanan na tayo. Kaya tigilan na natin ang pakisaw-saw sa issue ng mga ABS-CBN. Unahin nyo muna kung ano ang saan kayo kukuha ng pera, pambili ng pangkain ninyo. Kasi nga, may pandemya na tayo. Doon tayo tumutok. Ang ABS, gawin na natin entertainment. Okay? Buhay pa rin naman sila sa online. So manood na lang sila sa online. Manood na lang. Huwag na kayo parang akala na petado nito yung hoy. Hindi kayo makakainin ni Coco Martin pag ano, no? Kapag nagsarang ABS, no? Kapag na ang TV na... Naloloka lang ako mga nagbabasag ng TV. Yung mga nagbabasag ng TV parang puwi pila naman sa pagkuha ng SAP ng ayuda. So, paro-paro lang tayo mahirap tapos nagbasag ka ng gamit. O, pag nagbukas ang ABS, ano ngayon, saan ka ngayon manunod ng mga shows ng paborito mo istasyon? Ay, nako. Ayoko tuloy isipin na scripted na naman ng mga bagay na yan. Ayoko isipin. Ayoko. Baka inutos lang. Baka mga staff yun, mga kamag-anak ng staff. Baka na, ayoko nga isipin. Kung aaralin mo lang, parang inutos eh. Diba? Sa loob ng pagbasag ng gamit, wala namang pambili. Kaloka kayo. Sige po. Marami pong salamat, Tito Jobert. Salamat na salamat at pinaunlakan yung ating interview. Maraming salamat sa inyo rin sa lahat mga nakinig at tanong sa atin. Maraming salamat. Banat ba? Banat Apo. B? Banat Pai po. Apo. Banat Pai. Maraming salamat for having me in your show. Thank you at magkita kita soon. Okay? Okay po. Thank you po. At sa mga kababayan natin, magbabalik po ako mamaya para sa komento sa tungkol sa video ni... Angel Locsin, bibitawan po muna natin si Tito Jobert. Maraming po salamat. Salamat po. Thank you.